Ang ating bersikulo ngayon ay makikita sa Romans chapter 14 verse 20. At ito ang sinasabi, "Huwag ninyong sirain ang ginawa ng Diyos dahil lamang sa pagkain. Lahat ng pagkain ay malinis at maaring kainin, ngunit hindi mabuti na magkakasala ang iba dahil sa iyong kinakain." During this COVID-19 pandemic, maraming mga tao na nanatili sa kanilang tahanan para maiwasan na mahawaan ng virus. Katulad na lang ng isang mag-asawa. Ang asawang lalaki ay mahilig sa swimming at gusto niya pa rin ipagpatuloy ang kanyang hilig upang mag-swimming sa isang public swimming pool. Pero inaalala ng kanyang asawa na baka makakuha siya ng infection at mahawaan ang kanyang matandang nanay. Katulad na lang ng ibang mga seniors na sila ay madali silang mahawaan dahil sa kanilang kahinaan. So sinabi ng asawang babae na kung pwede ay itigil na muna yung kanyang pagsuswimming. Nung una, ang lalaki ay parang ayaw niya, gusto niya parang insist. Pero na-realize niya na tama yung kanyang asawa at para sa malasakit at para sa damdamin ng asawa at ganun din ang concern sa kanyang matandang nanay ay itinigil niya muna ang yung kanyang pagsiswimming lalo na sa public pool. So ito yung ating pag-aralan ngayon. For the sake of others. Minsan ay meron tayong kagustuhan. Meron tayong gustong kainin o gustong gawin. Pero baka ito ay nakakapagbigay ng stumbling block sa iba. Yan ang sinasabi ni Paul sa Romans chapter 14. He addressed issues like whether believers in Christ should eat certain foods or celebrate some festivals. He was concerned that some people were imposing their views on others. Paul reminded the church in Rome and us that believers may view situation differently. We also have diverse backgrounds that color our attitudes and practices. Kaya ito yung kanyang sinabi, huwag na tayong humatol sa isa't isa. Huwag na tayong maging dahilan ng pagkatisod o pagkakasala ng ating kapatid. God's grace gives us great freedom even as it helps us express His love to fellow believers. We can use that freedom to put the spiritual needs of others above our own convictions about rules and practices that don't contradict the essential truths found in the gospel. Ayan mo yung sinasabi sa ating verse ngayon. Don't tear apart the work of God over what you eat. Remember, all foods are acceptable, but it is wrong to eat something if it makes another person stumble. For the sake of others, let us think of their condition, their faith, especially to those who are weak. And let us think their interests above our own interests. So, for the sake of others, let us be wise in our decisions and what we do. God bless.